Mga ka-taxpayer kong mahal, magandang panahon sa inyong lahat. Welcome po kayo dito sa special lecture sa araw na to because ang puso ko talaga ay nasa mga taxpayers. Nakakita na naman ng isang opportunity. Ayan. At isa namang challenges ito dun kay sa mga kaibigan nating nasa nagpa-practice. Ano? So, isang ayusin ko lang ito. Mukhang hindi pa ako naka-on. Ayan. So, nag-on muna ako dito sa aking so, gusto ko lang iparating na mayroong malaking problema ang mga taxpayer today. Starting today, ang policy direction. Ang ibig sabihin ng policy direction, ano yung pupuntahan ng mga BIR officials? Susundin mula sa araw na to. Ipakikita ko sa inyo yan para hindi ho kayo maligaw. Okay? So, nakikita ko nandito si Chai at saka si si Star. Okay? Dito naman sa aking live sa Facebook, nakikita ko meron tayong isa-anim na kasama natin sa araw na to. No, pag-usapan ho natin, kung makikita mo rito, Chai and Star, pinadala ng Department of Justice, Office of the City Prosecutor, itong isang taxpayer. Pangalanan na lang natin na respondent. Ayan. So, ito po siya, respondent. Now, sinubpina. Ayan po yung subpina. At ang subpina kasi pagdating sa DOJ, gusto ko lang liwanagin sa mga first timer na nakikinig sa atin sa araw na to. Pag sinumpina ho kayo sa DOJ, ibig kong sabihin yan ay kinakasuhan ho kayo ng BIR ng criminal. Opo. Gusto ho ng BIR na ipakulong ho kayo. Yun lang ang sinasabi niyan. So, siyempre, ako naman, ayoko makulong ang mga taxpayer. Kaya, ngayon pa lang, kasi nag-uumpisa pa lang yung gagawin nila. Ito po ay series. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa ibang region, pero ito ho sa region ng Pampanga ay nagsisimula na. So, sooner or later, magkakaroon ho lahat ng mga region ng ganitong klase ng kaso at mahirap ho yung may kaso sa DOJ. Ang pinag-uusapan na dito ay yung freedom ninyo. Siyempre, ang freedom ninyo, pwede kayong makulong. Okay? So, ito po yung natanggap ng taxpayer, subpoena. Ayan. Actually, ito po ay future, oh. September 21, 2021 pa yung hearing. Okay? Ano ang violation? Itong tindi, oh. Tingnan yung maigi. Yung nakasulat. Ayan. 55 counts. Ha? Ano yung binayolate? Section 264, 253, and 256. At revenue regulation, ha? RR 18-2011. Itong statement na to, makikita nyo rito, it pertains to estoppel doctrine. Ay, hindi naman yan ang lecture ko, kaya hindi ko i-discuss sa inyo. Mag-concentrate lang ho tayo dito sa 55 counts. Okay? Yan po. Makikita naman, original ang pirma niyan. So, ano ho yung kaso? Ayan. Sino complainant? Kaya nga hindi ho dapat sinasabi ko na sa inyo kapag meron ho kayong letter of authority
Mababait ho, definitely. Hindi ko ho nila lahat, pero mababait ho yung mga revenue officers at saka yung group supervisor na ang pangalan nila ay nasa letter of authority. Pero wag na wag ho ninyong pagtitiwalaan, wag na wag ho ninyong ibababa ang inyong defense o yung inyong ground, kasi sooner or later, sila rin po ang magiging kalaban ninyo. Sila rin po ang magiging witness para ho kayo ay ipakulong. Ganito ho ang nangyaring sample dito sa ating pinag-aaralan. Si ito po ay mga revenue officer na kinakaibigan naman nung ayan, isang GS, group supervisor, at sa isang revenue officer. So, yan po yung nasa letter of authority. Mamaya makikita po ninyo yan. Okay? Definitely, ang respondent to rito, yung taxpayer. Anong kaso? Again, 55 counts. Violation of 264, 253, 256, and RR18-2011. Hindi ako nagmamayabang, pero ang chances na mananalo yung taxpayer na to, malaki. Kung alam po ninyo paano ito hawakan. Pero kung hindi nyo alam kung paano ito hawakan, talo na kayo. Talo na kayo definitely. Dapat sa umpisa pa lang, yung tinuturo kong strategy, yung tinasabi kong request for immediate audit, tatlo yun eh, para hindi kayo makarating dito. Tatlo ho yung gagawin nyo. Pag nakatanggap kayo ng LOA, yan. On the first day of LOA, ayusin ko lang ho kulay nito para makita ninyo. Yung first day ng LOA ninyo, ito, yung kadikit, dapat yan magkakaroon kayo ng request for immediate audit para hindi na makarating dito. Ayan. So, yung second day o yung ika-third day, dapat meron kayo ritong final warning. Kasi, kaya nakarating dito, hindi ho nagawa itong procedure na to. And then, pag hindi ho nakarating, hindi ho sila nag-audit sa opisina nyo, i-DOJ nyo ho sila. Kasi ito ho yung requirements ng DOJ. Diba itinuro ko na ho sa inyo yung DIWP? Ito ho ang requirements ng DOJ. Detect, inform, warning, and then prosecute. Sino po prosecute? Ito pong revenue officer at saka group supervisor. Ayan, yung pong naka-assign sa inyong revenue officer and group supervisor. Para hindi ho kayo mapunta sa ganitong transaksyon o sa ganitong sitwasyon. Okay? Masakit ho sa kalooban to eh. So nakita ko, nandito si ka-taxpayer Sonia. Eh, pwede mo bang, bakit ganyan, masyadong mataas yung ano mo, yung feedback? Baka masyadong malaki yung mataas yung ano mo. Pakibasa mo nga yung ano yung first statement ng BIR. Ba't ganyan? Maraming his. His? Di ko po alam. Mag-off na ako na. Pursuant to BIR. Yan, masakit sa tenga. Sakit po. Sorry. Ayusin mo muna yung microphone mo. Palitan ako ng cellphone. Sige po. Ayusin mo muna. Ayusin mo muna. Chay, tulungan. Sige. Chay, tulungan mo nga ako, Chay. Pakibasa mo yung first paragraph. Okay. Pursuant to the Bureau of Internal Revenue, BIR, Revenue Delegation Authority Order Number 2-2007, dated March 1, 2007, I have the honor to recommend to your honorable office for preliminary investigation, and if evidence warrants, file the information with the court of proper jurisdiction, the case of, and its responsible officers, namely President and Treasurer, for 55 counts of issuance of VAT sales invoices that do not truly reflect and or contain all the information required to be shown therein, punishable under Section 258 in relation to Sections 236, 253D,
and 256 of the National Internal Revenue Code of 1997 as amended, and Section 2 of the Revenue Regulations Number 18-2011 to wait. Failure or refusal to issue. Hindi, okay na, okay na, Chay. Chay, ang tanong ko sa'yo, ano yung 55 counts na sinasabi dito? Hindi ko alam kung ba't naging 55. Pero ang sinabi niya is 1, 2, 3, 4 na violations and 5. Okay. 5 violations. Tingnan mo ha. Ang kinakasuhan presidente tsaka treasurer, number 1, number 2. Okay? Kasalanan ba ng presidente o treasurer? Ito yung kasalanan kayo. 55 counts of issuance of VAT sales invoice. Ibig sabihin,